we're not going to be an isolation type team. And so you think that maybe we wouldn't want Terrence. But Terrence is a really good breakdown guy. And he's a great spot up and come off screen type of player. Kung gaano karami ang ayaw kay Coach Chat Reyes, ay ganun rin karami ang gusto kay Coach Tim Cohn. At mas lalong marami ang bumibilib kay Coach Tim Cohn nang binalik niya ang mga pillars ng Gilas na sina Calvin Abreva at Terrence Romeo na napakatagal nang hinahanap ng mga Gilas fans. And finally, sa pagkawala ni Coach Chat Reyes, ay balik Gilas ang dalawang players. Pero pinapaalala ni Coach Tim Cohn na ayaw niya ng isolation plays na kilala itong si Terrence Romeo. Kaya masusubukan dito ang coaching ni Coach Tim Cohn kung papaano niya gagamitin si Romeo. Looking at sa Barangay Ginebra. Yeah, I'm very excited. It's always an honor. I'm excited with the guys on the team. You know, some of the guys that haven't been able to play with, you know, on the Gila squad or in the PBA. So I'm excited all around and definitely excited to have a bounce back. I think the World Cup, you know, from my opinion, I think the guys did an incredible job. Unfortunately, we didn't qualify for the Olympics like we wanted to and you know, possibly win a medal. But I'm happy, you know, we can bounce back from that and, you know, represent the Philippines, you know, with pride and great honor. So. More than Justin Brownlee, Scotty at Jamie ay ang sistema ni Coach Tim Cohn ang nagdadala ng team. Constant ball movement and player movement ang bread and butter play ng Ginebra. Na ito ang gustong dalhin ni Coach Tim Cohn sa Gilas na maglalaro sa Asian Games. Tested na ang galing ni Coach Tim Cohn at tinalo pa niya si Coach Brian Gorgian sa kanilang matchup sa PBA 7 Games Final. Doon talaga lumabas ang galing sa coaching ni Coach Tim Cohn, beating one of the best international coaches in the world. At masusubukan yan sa Asian Games. Maganda naman ang composition ng team at mas lalakas pa kapag pinahintulutan ng Asian Games Organizing Committee na isama sina Calvin Abreva at Jason Perkins na wala sa original list. Meaning na sa original list sina Terrence Romeo, Stanley Pringle at Motau Toa. So very solid ang lineup ng Gilas at very versatile ang team. Masusubukan ang team na ito dahil wala sina Kai Soto at Renz Abando, ang dalawang players na nagpakita ng magandang promise sa kanilang laro sa FIBA World Cup. Kai Soto will play in Japan at isa pa rin siya sa mga key players ng Hiroshima Dragonflies. He is expected to play more minutes at mas lalaki ang kanyang role sa team dahil ito na ang kanyang second season sa Hiroshima. Tapos na ang adjustment period at alam na ni Kai Soto kung ano ang mga dapat gawin how to be successful sa Japan B-League. At si Renz Abando naman ay nagpapasalamat sa nakuha niyang suporta galing sa mga Pinoy. Pero as much as we love him, hindi pala totoo sa ngayon ang balitang pipirma siya sa NBA at ng Golden State Warriors. Bagamat merong limitadong oras lang ang ibinigay sa kanya sa World Cup, maganda ang ipinakita ni Renz Abando para sa Gilas Pilipinas. Sa kanyang taas na 6'2", ginulat ni Renz Abando ang mundo sa kanyang kahusayan sa depensa. Sa 5 laro ay nag-average siya ng 1.2 blocks, panglima sa pinakamahusay sa World Cup, and a decent 5.2 points and 2.2 rebounds sa 14 minutes of action. Ang kanyang puso, pagmamahal, dedikasyon at sipag ang dahilan kung bakit naging mahalagang bahagi siya sa Gilas. Pati na rin ang NBA player na si Kyle Anderson na naglaro para sa China ay pinuri ang performance ni Renz Abando sa kanilang pagkatalo sa 75-96 sa Pilipinas. Sa kasamang palad, hindi siya magiging available na maglaro sa Gilas sa darating na Asian Games. Samantala, sinabi ng bagong coach ng Milwaukee Bucks na si Adrian Griffin na handa na sina Giannis Antetokounmpo at Chris Middleton para sa pagsisimula ng training camp. Binalak ng new Bucks coach na si Adrian Griffin
na magkaroon ng magandang partnership kay Antetokounmpo. Ayon sa kanya, umaasa siyang makabuo ng isang magandang partnership ni Giannis Antetokounmpo, bagamat plano ng dalawang beses na MVP na hintayin ang pagpirma ng contract extension sa koponan. Sinabi ni Giannis Antetokounmpo sa The New York Times nung nakaraang buwan na nais niyang makita kung gaano ka-committed ang Bucks na magkaroon ng isa pang kampyonato bago magdesisyon kung pipirma siya sa long-term deal para manatili sa Milwaukee Bucks. Inaabangan din ng dalawang beses na MVP ang kamakailang pagbabago sa coaching ng Milwaukee Bucks at sinabi niya na nais niyang makita ang dynamics ng lahat ng mga bagay kasama ang bagong staff bago siya magdesisyon. Giannis and I are on the same page. We have a great relationship so far. He's been pleasant to get to know. He wants to win, and I want to win. It's that simple. I respect him. I respect what he has accomplished in this league. We're here together to win. I have no problem with that. I think it's a great partnership. We're going to lead the team together. When he leads, the others will follow. I think that's great. At yan ang sabi ni Coach Adrian Griffin. Ang kontrata ni Giannis Antetokounmpo ay from 2024-25 season na may player option para sa 2025-26. At ayon kay Griffin, na inaasahan niya na handa na sina Antetokounmpo at ang forward na si Chris Middleton para sa simula ng training camp ngayong October 3 matapos parehong sumasailalim sa operasyon sa tuhod ngayong off-season. That's the plan. They have been working their butts off in the gym every day and just grinding. I think the most important thing is just to take it day by day. That's what they're doing. It's been terrific. Ito naman ang sabi ni Coach Adrian Griffin. Noong 2021, dinala ni Giannis Antetokounmpo ang Milwaukee Bucks patungo sa kanilang unang kampyonato sa NBA sa loob ng half a century. Ngunit sa kabila ng tagumpay na yon, hindi pa rin sila nakarating sa kahit anong round ng playoffs mula noon. Ito isang pagkabigo na patuloy na nasa isipan ng mga tagahangan ng koponan. Sa katunayan, noong nakaraang season ng NBA, may hawak ang Milwaukee Bucks ng pinakamagandang regular season record. Pero ang kanilang pag-asa para sa isa pang kampyonato ay naputol nang naipahayag na talo sila ng 4-1 laban sa Miami Heat sa unang round ng playoffs. Ito ay isang kaganapan na nagdulot ng malaking gulat sa liga at sa mga tagahanga ng Milwaukee Bucks na naging malupit na paalala na ang tagumpay sa NBA ay hindi lamang base sa magandang regular season performance. At matapos sa nakakagulat na pagkatalo sa playoffs, kailangan sa Bucks na magdesisyon na alisin si Mike Budenholzer bilang head coach. At dito pumasok si Adrian Griffin, isang coach na may malalim na karanasan sa liga at naglingkod bilang assistant coach ng Toronto Raptors sa loob ng 5 taon. Ang kanyang pagtanggap bilang bagong coach ay nagdala ng bagong pag-asa sa mga tagahanga ng Milwaukee Bucks. At sa isang pahayag nitong Lunes, sinabi ni Adrian Griffin na nauunawaan niya ang mataas na expectations na kaakibat sa pagiging isang head coach ng Bucks. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapakita ng magandang performance sa regular season, kundi pati na rin sa pagtutok sa mga pangunahing laro sa playoffs. Siya at si Giannis Antetokounmpo ay may parehong layunin na makamit ang mas mataas na tagumpay at patuloy na magkaroon ng maraming marka sa kasaysayan ng koponan. Sa kanilang pagtutulungan, umaasa ang mga taghanga ng Milwaukee Bucks na muling makamit ang kampyonato at magkaroon ng mas matagumpay na playoff run. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.